Bago ang lahat, anyway, isa-shout out ko lang muna po ang aking kaibigan at ang aking best friend na si Adam Faisal or Faisal Lumigas. Hello, hello best, kumusta? And sa hindi pa po nakaka-subscribe kay Nas Vlog, pa-subscribe po, kaibigan ko rin po yan. Anyway, hello mga kagami, this is Don Ligerid, G for short, ang yung kaibigan at magiging bagong kaibigan. So, sa mga bago pa dito sa bahay ko, pa-subscribe po and don't forget to click the small bell. Sa mga bago po dito sa bahay ko, don't forget to click the small bell para updated po kayo sa akin. Aside po kay Ivana Ditsulonyo, Francis Leo Marcos, ay nagtitrending po ngayon ang tweet ni Maris Racal. So, magbibigay ako ng opinion sa about kay Maris Racal at sa tweet niya. So sa hindi pa po nakakaalam ng tweet niya, ito po yun. Remove your rose colored glasses. Bansan natin duguan na. At saka positive na sukang-suka na sa government. Good people are outnumbered. Ang tweet na to is na-post yan nung April 1, 2020 ng this is the tweet of Maris Racal. Was posted on April 1, 2020 on 6:51 p.m. So 6:51 p.m. Then before that, mas nauna kasi yung post ng NBI the Philippine Star rather, about the issue regarding Vico Soto and NBI, no, was posted on 5:43 p.m. So it means mas nauna yung NBI than yung post ni Mares. So nung kinagabihan is yun nga po, nag-live po ang ating presidente ng 9:42 p.m. So yun nga, it means yung ano na po, mas nauna po yung tweet ni Mares kaysa presidente. So ang nangyari kasi after ng live ng president, may nag-tweet na ang ginamit ay ang pangalan ni Maris, which is nilagyan pa niya ang pangalan ni Maris, nilagyan niya ng mukha ni Maris at pangalan ni Maris, at saka may number, which is hindi po yung account ni Maris kasi yun nga po, gawa-gawa lang po ng isang di kilalang tao. Kasi nagtatago kasi siya sa mukha ni Maris. So ang nasisi ngayon is si Maris. So nandahil po sa tweet na yan, ng fake account, kumalat po yung mga fake news, naging nahulog na sa bullying, nahulog na sa pagbabash. So yun nga po, please don't spread and stop spreading fake news. Kung pwede lang po, tigil-tigilan na natin po, kung wala man lang tayo maitutulong, huwag na lang po natin palakihin pa. Nandahil sa fake account na yun, doon nagsimula yung pagtitrend na pangalan ni Maris. Yun nga po, hindi nagkaintindihan, may misunderstanding. Yung iba naniniwala sa kanya, the rest, yun nga po, yung iba naniniwala sa kanya, yung iba hindi. So ang mas pangit pa doon, mas lumala kasi aside sa kanya, sinali pa yung pamilya niya, aside from her family, her fans, ako mismo nasaksihan ko kasi kung ano. Kaya ko nasasabi ito kasi nasaksihan ko yung kung gaano siya kabait, kung gaano siya ka down to earth. May fundraising siya about our crisis sa COVID-19. Nakalikom na siya ng pera po para po tulong doon sa lugar nila, doon mismo sa lugar nila sa may Tagum po sa Davao. So yun nga po, sabi nga po ng tatay niya, sa katunayan taga Davao sila, at saka sabi mismo ng tatay niya na maka Duterte sila. So please po guys, spread the love and stop the hate.
sana po makita natin ay yung kabutihan ng tao, makita natin yung mga ginagawa niyang tama, at huwag sanang gawing mali kung ano yung ginagawa niyang tama. Again, spread the love and stop the hate. Para kay Maris, sana mapanood mo to. Be strong, kaya mo yan. Nandito lang kami. Nandito po. Paalam!